Panood natin last week ang kwento ni Yorme Esco Moreno na kung saan dinanas niya ang hirap ng buhay mula sa pangangalakal hanggang sa maging isang aktor. Subaybayan naman natin ngayon ang kanyang naging journey patungo sa buhay politika. Let's all watch this. Para mapaganda ang buhay, hindi tayo dapat umaasa sa swerte at tadhana. Ang magandang pagbabagong buhay ay nagsisimula sa disiplina, sipag at pagsusumikap na pagbutihan ang ating mga kakayanan at karunungan. Ngayong umaga, tunghayan natin ang paglalakbay ni Mayor Esco Moreno sa mundo ng showbiz patungo sa pagiging ama ng lungsod ng Maynila. Dito po sa The Good One. Showbiz po kayo, Mayor. Sumagi po ba sa inyong isipan na pumasok sa mundo ng politika? One day, 1998, nagdadrive ako sa Moriones. Nakakita ako mga poster-poster ng politiko. Naisip ko, why not? If I can return the blessings that have given to me, why not? I asked a person to bring me to your dad. I remember that. Yung pagpasok. Mm-hmm. Simple naging desisyon ko. Eto na. Nanalo na. Halos ipako na ako sa krus ng ilang kong mga kasama. O, dahil yan, yeah, wala yan. Artista lang yan. Hindi yan nag-aral. High school penis. Nasaktan din naman ako. But I cannot just sit in the corner. I want them to stop. O, di nag-aral ako ulit. Kasabay ng paglilingkod sa kanyang mga kadistrito bilang konsihal ay nakapagtapos sa kolehiyo si Yorme sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Bago siya naglingkod bilang vice-alkalde ng Maynila, ilang executive programs din sa University of the Philippines ang dinaluhan niya at 2 taong nag-aral sa law school. Nakapagtapos rin siya ng short courses sa Harvard University sa Amerika at Oxford University sa Inglaterra. Haba ng journey ko nun sa eskwela pala, no? Come to think of it. Oh. 23 years actually. Oh, grabe. 23 years. I just realized now. Oh. Happy naman ako at pwede pala pa rin mag-aral kahit na may edad ka na. Mayor, napansin ko po na ang dami niyo po talagang natahak na sa buhay at ang dami niyo pong mountains na na-conquer. Ngunit habang ginagawa niyo po lahat ng ito, kayo po ay may pamilya rin. Kamusta po ba si Mayor Esco Moreno sa kanyang mga anak and at the same time sa kanyang asawa? Alam mo, Chi, madami akong utang sa kanila. Ang maswerte ko lang, yung napangasawa ko, si Dainey, eh, naintindihan niya yung trabaho. Tapos, yung mga anak ko, namulat na sila sa habit ko sa public service. So, from time to time, every 2 weeks, sisilip ako, 1 hour, 2 hours, tulog pa sila. Mayor, given na limitado po ang inyong panahon para makapagpahinga, kapag may oras po at wala pong trabaho, paano po kayo nag-unwind as a family? Oh, dati, noong good weather, gala talaga. Oh, basyal kami, mag-road trip kami. Mayor, ano po ang maibibigay niyong advice sa ating mga televiewers na gustong maging kasing successful niyo? Pursue your dream. Katulad ko, bigla ako naisipan pangarating maglingkod. It took a while. More than 2 decades. Didn't happen overnight. Pero ito maganda. Doable siya. Posible pala. Kahit na anak ka lang ng labandera, kahit basurero ka lang, pwede kang maging mayor ng Maynila. Pinatunayan ni Mayor Esco na hindi kailanman hadlang ang kahirapan para magtagumpay sa buhay. Makatulong sa mga nangangailangan at makapaglingkod ng buong puso para sa bayan. Ito po ang tunay na kwento ng kabutihan at tagumpay ng ating mga kababayan. Ito po ang The Good One.